Napakaganda ng kasaysayan ni Zaccheo dahil siya'y isang taong malungkot kahit siya'y ubod na ng yaman dahil sa kanyang pagpapatong ng koleksyon sa mga buwis na kanyang kinukolekta. Kumbaga, kung pera lang pag-uusapan, wala na siyang mahihiling. Pero siya'y malungkot dahil walang nagmamahal sa kanya. Siya'y kondenado ng mga tao dahil siya'y kilala na mapagsamantala at gumagawa ng masama laban sa mga tao sa pangungulikta ng buwis na higit pa sa dapat kuliktahin. Kung kaya, yan ang kanyang sitwasyon. Pero sa kabila nito, siya'y mayroong marugdob na paghangad na makita si Jesus dahil kung ito'y peak na ng kanyang karir, nakuha niya ng lahat sa kanyang karera, marami na siyang pera, bakit tila baga empty ang kanyang kaluluwa? Internally, walang laman ang kanyang puso. Kung kaya siya'y malunggot. At sa kanyang paghangad na ito, biruin mo isang taong kinikilala, aakyat sa isang puno upang ma-full view ang pagdaan ni Jesus doon. Sabihin, nandun yung kanyang matinding pagnanais na makita si Jesus. Pero ang totoo, hinahanap din siya ni Jesus. Kaya nung si Jesus ay nandoon na sa may tapat ng puno ng sikomoro, bigla siyang tumingala at sinabi kay Zaccheo na bumaba siya sa puno sapagkat nais niyang tumuloy sa bahay niya. Mula sa kalungkutan na palitan ng abot-abot na saya, dahil sino ba naman ang mag-aakala ang isang makasalanan na tulad niya ipapansinin at di lamang yun pupunta pa sa kanyang bahay. At doon nga nakikain si Jesus, pumunta rin ang ibang mga makasalanan. At bilang patutuo na tapat siya sa kanyang nararamdaman, sa kanyang puso, sinabi niya, ibibigay niya sa mga dukha ang kalahati ng kanyang ari-arian. At kung meron siyang nadaya ay apat na ibayo ang kanyang isasauli. Ito ang pagbabayad po rin na kanyang ginawa at nais gawin. Oo, biruin mo kung isasauli mo yung kalahati ng mga nakuha mo at yung mga naloko mo, apat pang ibayong ibibigay mo, diluging-lugi ka na nun, mawawalan ka na, parang mamumulubi ka na kahit marami kang naipon na pera. Pero sa kawalan na ito, dito rin siya naging masaya. Nabuo ang kanyang pagkatao muli at naibalik niya ang kanyang dignidad dahil ito'y ibinalik ni Jesus sa kanya. Kung kaya mga kapatid, ito ang napakahalagang leksyon ng mabuting balitang ito. Oo, maaaring marami tayong pera at mga pinanghahawakang ari-arian sa buhay. Kung tayo naman ay malungkot sa kabila nito dahil marami tayong hindi ginawang o ginawang hindi tama sa pagkakamal ng pera, parang tayo katulad lang din ni Zaccheo. Pero darating yung punto na iaalaw ng Diyos na maging empty, na parang wala tayong narating at hahanapin natin siya. At pag natagpuan natin siya at naengkwentro, doon mababago mula sa kalungkutan, magiging masaya tayo dahil patutuloy natin si Jesus muli sa ating tahanan, sa ating puso. At mababalik ang ating dignidad bilang tao sapagkat magbabayad puri tayo. Gagawa tayo ng mga hakbang upang anuman ang nagawa nating pagkakasala sa nakaraan, tayo ay magbabayad puri.
Kaya ito magandang istorya ng taong ito. Mula sa pagkamakasalanan, siya naging tagasunod ni Kristo. At sinabi ng Panginoon, lipir ni Abraham ang taong ito. Ibig sabihin, ang pananampalataya ni Zaccheo ay siyang nagdala upang makonsider siyang anak ni Abraham, ang ama ng pananampalataya. At siya'y napunta sa daigdig si Kristo upang hanapin ang mga tulad ni Zaccheo na naliligaw ng landas. At ito'y totoo sa lahat ng mga tao. Sa mga taong naliligaw ng landas, palaging naghahanap ang Diyos sa atin. Bago pa natin siya matagpuan, hinahanap niya na tayo. Pero tayo namang mga tao, karaniwan, iba-iba at kung ano-ano ang ating hinahanap. Pero yun nga darating ang punto na lahat ng hinahanap natin na hindi nagbibigay ng totoong galak sa puso natin, hahanapin natin ang totoong kung ano yung dinidesire ng ating puso. At walang iba ito kundi ang makaisa, makadaupalad ang Diyos, mainkwentro ang Diyos. At yun ang magiging simula ng ating totoong ligaya, kabuluhan, at nigdidad bilang nilalang. At ang kaligtasan ay isa sa atin. Amen.